ating alamin at suriin kung bakit nga ba binomba ng Iran ang Israel gamit ang 300 na missiles. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. Kapagtaas ng tensyon sa ating rehiyon, patuloy rin ang paglalaan ng tigmaan sa gitnang silangan. Tanging isang tanong lamang ang oras bago kumalat ang chismis na ang Iran ay aatake sa Israel. At tila ang spekulasyong ito ay walang katotohanan. Alam mo ba na naglunsad ang Iran ng daang-daang mga drones at missiles sa teritoryo ng Israel? Isa ito sa pinakamatinding atake na hinarap ng Israel ngayong taon. Ngunit ano nga ba ang dahilan ng biglang pag-atake ng Iran? Ayon sa mga ulat, ang motibo ng Iran ay nagmumula sa patuloy na mga atake ng Israel sa Gaza at lalo na ang pagsalakay ng Israel sa isang Iranian diplomatic compound sa Syria noong Abril 1 kung saan napatay ang dalawang Iranian generals. Ang pagsalakay nito ay ganti ng Iran, hindi ito simpleng bagay lalo na't nag-deploy ng Iran ng mga 170 drones, 120 ballistic missiles at 30 cruise missiles. Sa panig ng Israel, inasahan nila ang ganti ng Iran. Sinabi ng kanilang tagapagsalita na ang atake ng Iran ay halos lubos na napigilan, na may 99% na mga drone at missiles na na-neutralize. Ito ay dahil sa mga advanced interceptor system ng Israel, tulad ng Iron Dome. Binalaan ng Estados Unidos ang kanilang mga puwersa na nakabase sa Iraq, Syria at iba pang bahagi ng gitnang silangan tungkol sa posibleng susunod na mga atake sa Israel. Sinabi ni Pangulong Biden na bagamat hindi nila hinaharap ang gulo ng Iran, gagawa sila ng paraan upang protektahan ang kanilang mga puwersa at suportahan ang depensa ng Israel. Ipinapahayag ng mga kritiko na mga aksyon ng Iran ay lalo lamang magpapalala sa sitwasyon sa Islamic Republic. Sa mga nakaraang buwan, ipinakita ng Iran ang mga palatandaan ng kahinaan, ngunit ngayon ay binubuhos nila ang kanilang galit. Sa kabila ng maliit nitong sukat at napapaligiran ng mga kaaway, nananatiling matatag ang Israel. Pinapayagan siya ng kanyang advanced na teknolohiya na depensahan ng kanyang sarili laban sa karamihan ng banta. Bagamat hindi palaging ganito ang kaso, ang kasalukuyang pandaigdigang kalakalan ay nagpapakita ng paglala ng mga tunggalian sa pagitan ng mga bansa. Mula sa tensyon sa Russia at Ukraine hanggang sa pagiging marahas ng China sa Taiwan. Ngayon, ang hindi natatapos na gulo sa gutnang silangan ay nagdudulot ng pag-aalboruto. Sana ay magkaroon ng resolusyon upang maiwasan ang pagkasawi ng mga sibilyan. Ang relasyon ng Iran at Israel ay napakakomplikado at puno ng tensyon. Ang dalawang bansa ay matagal nang magkaaway at may mga maraming issue at mga dahilan kung bakit sila hindi magkasundo. Una, maraming mga pangyayari sa kasaysayan na nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan at tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Isa sa mga pangunahing mga issue ay ang pangmatagalang tunggalian sa Middle East, kung saan ang Iran at Israel ay nagkakaroon ng magkaibang mga interes at mga alyansa. Halimbawa, ang Iran ay suportado ang mga grupo laban sa Israel tulad ng Hamas sa Gaza at Hezbollah ng Lebanon. Sa kabilang banda, ang Israel ay nagtutulak para sa pagpigil ng pagtaas ng impluwensya ng Iran sa rehiyon. Pangalawa, ang mga kultura at rehiyosong mga pagkakaiba ay nagdudulot din ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang Iran ay isang bansang Muslim na Shia, samantalang ang Israel ay mayroong karamihan na populasyon ng mga Hudyo. Ang kanilang mga pananampalataya, tradisyon at mga pangunahing halaga ay nagdudulot ng malalim na pagkakaiba na padalas ay umahontong sa hindi pagkakaunawaan at pagkakaintindihan. Pangatlo,
ang isyu ng seguridad ay patuloy nagpapalakas ng tensyon. Ang Iran kasi ay nagpapatuloy sa kanyang programa ng nuklear na nagpapalakas ng agam-agam sa Israel. Nananiniwala na ito ay isang malaking banta sa kanilang seguridad. Sa kabilang banda, ang Israel ay hindi nag-aatubiling gumamit ng puwersang militar upang pigilan ang posibleng pagpapalaganap ng nuclear weapons ng Iran. Sa kabuuan, ang relasyon ng Iran at Israel ay puno ng antagonismo at hindi pagkakaunawaan. At ang mga issue tulad ng security, ideology, at regional geopolitics ay nagpapatuloy ng pagpapalakas ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Napagsabihan nga ang panig ng Israel ng United States na sana'y nagsabi agad ang Israel ukol sa kumakalat na pagbabanta ng Iran sa pag-atake. Dahil dito ay binigyan na agad ng United States ang kanilang pwersa na naka-istasyon sa Iraq, Syria at iba pang bahagi ng Middle East na posibleng masundan pa mga pag-ataking ito sa Israel. Ayon nga kay President Joe Biden, "We do not seek conflict with Iran, but we will not hesitate to act to protect our forces and support the defense of Israel." In short, sa pahayag na ito ay ilang oras o araw lamang ang magiging pagitan at siguradong gaganti ang United States sa Iran. Ayon sa mga kritiko, ang ginawang pag-ataking ito ng Iran ay mas lalong nagpapalala ng sitwasyon ng mga Islamic Republic. Sa mga nagdaang buwan ay nagpakita nga ng kahinaan ang Iran dahil sa sunod-sunod na napapatumba ang puwersa nila. At nakakuha nga sila ng tiyempo ngayon at dito ay binuhos ang kanilang galit. Ang Israel ay kilala bilang isang makapangyarihan. At sa kabila ng maliit lamang nasasakupan nito at napapaligiran nito ng mga bansang kagalit nito, ay nananatiling matibay at buo pa rin ang nasasakupan ng Israel. Kung papansinin mo ang mapa, halos lahat ng kapitbahay nito ay hindi talaga nila kasundo. At hindi na natin kailangan pang ungkatin ang pinagmulan ng alitan dahil bukod sa malalim ang pinag-ugatan nito, ay may kanya-kanya din tayong paniniwala sa isyu na ito. Isa sa normal na senaryo sa Israel ay may ang makikita sila ng mga nagliliparang missiles. Ngunit dahil sa advanced na teknolohiya na meron sila, ay nakakayanan nila itong salagin. Dahil meron silang mga missile interceptor system at isa na nga dito ay ang kanilang Iron Dome, na kung saan ay may kakayahan siyang pasabugin sa himpapawid pa lamang ang mga mapaminsalang missiles. Pero hindi rin sa lahat ng pagkakataon ay kaya nilang salagin lahat. Isa sa pangunahing mga dahilan ng galit ng Iran sa Israel ay ang kanilang suporta sa mga Palestinian. Ang Iran ay nakikiisa sa mga Palestino sa kanilang laban para sa sariling estado at laban sa Israeli na pagsasamantala. Ang Iran ay nagbibigay ng suporta sa mga grupo ng Hamas at Islamic Jihad sa Gaza, pati na rin ang Hezbollah sa Lebanon. Sa parehong pakikipaglaban sa Israel, sa kabuuan, ang galit ng Iran sa Israel ay nagmumula mula sa pangunahing mga issue tulad ng Palestinian, mga pagkakaiba ng rehiyon at ideolohiya, geopolitika, at mga banta sa seguridad. Ang mga issue na ito ay nagpapataas ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa at nagpapahantong sa hindi pagkakaunawaan at kahit na sa mga pag-aalsa. Samantala, isa sa mga pangunahing mga alalahanin ng Israel tungkol sa Iran ay ang kanilang programa ng nuklear. Ang Israel ay nag-aalinlangan na ang Iran ay nagtataguyod ng pag-unlad sa nuclear weapons na maaaring gamitin laban sa kanila. Dahil dito, ang Israel ay nagpapahayag ng malakas na pagsalungat sa anumang aktibidad ng Iran na may kaugnayan sa pag-unlad ng nuklear. At ilan lamang yan sa mga impormasyon kung bakit binomba ng Iran ang Israel gamit ang 300 na missiles. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa ibaba.